Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong continuing saga ng isang drug artist na walang iba kundi si Pura Luka Vega. No, ang totoong pangalan yata nito ay si Amadeus Pagante, no? Siguro hindi nalingid sa inyong kaalaman kung ano po yung ginawa niya at yung uproar po ng disappointment at yung pagkagalit ng mga sagradong Romano-Katoliko, hindi po mapipigilan yan. Kasi winalanghiya mo eh. No? Unang-una, ang ginawa mo pang iyong transition ay ang poong Nazareno. Pangalawa, hindi mo na ginalang yung sagradong awitin at dalangin ng mga sagradong Katoliko at ginawa mo pa sa isang bar. No, talaga pong disrespectful. And then, he have the audacity to be so arrogant, not knowing what he did wrong. No? Kasi yung sinasabi niya, tinatanong niya, nung unang salbo po nung mga ilang bayan na nagpersona ng grata sa kanya, sinasabi niya, tell me what exactly I did wrong. You judge me, you don't even know me. No? Kumbaga, ginajudge down natin siya, even though we don't know him. Yes, we don't know you. We are not judging you, no, as a person because we don't know you. What we are against, and we are not judging you, but what we are against with and angry with is the very action, not your yung being a human being. Hindi ikaw na isang tao ang gina-judge namin at hindi kami judgmental. Huwag ganon. Ika nga ng dabarkads. Hindi po kami judgmental. Ang kinagagalit namin ay yung action mo. Huwag mong idamay yung pagkatao mo. Magkaiba pong entity yon. Ang hinahanap namin sa'yo ay ang yung empathy, ang iyong pagpapakumbaba. Ngayon, kung wala ka nun, anong klaseng tao ka? Hindi namin ginajudge kung ano ka. Hindi namin ginajudge kung ikaw ay isang drug artist. Hindi namin ginajudge kung ikaw ay member ng LGBTQ plus A o plus plus. Pasensya naman po. We are not despising, discriminating anyone of any race, any gender. But what we are angry about is your attitude and the actions you have done. Marami naman po na pwedeng i-exemplify o gawin mo. Huwag lang ang spiritual na kung saan ito po ay banal para po sa mga sagradong Kristiyano. Iginagalang po, bakit mo babastusin? Ayun po ang nakita ng mga Kristiyano sa ginawa mo, hindi sa pagkatao mo. Uulitin ko, we are not judging you on based what you are and who you are. What we are against with, not judging, is the very action. Ibang iba po yun. Yun ang hindi mo naintindihan. Ang yabang mo pang magsalita ng ganyan. Kaya nga mga kababayan, marami ang nagagalit sa kanya. Hindi dahil siya ay isang drug artist. Naintindihan namin yan eh. Tanggap nga kayo sa society. Di po ba? Ngayon ang inaantay lang namin sa iyo ay magpakumbaba ka. Dahil sinalag mo ang isang sagrado na gawain o isang sagradong bagay sa mga Kristiyano. Pero hindi, naging mapagmataas ka pa eh. O ano nangyari? Ha?
ang dami na pong mga bayan ang nagpersona ng grata sa inyo. Mamaya ipapaliwanag natin sa inyo kung ano ba itong persona ng grata na ito. Kasi ang pagkakaalam po ng mangilan-ngilan na pag persona ng grata ka na, ay hindi ka na pwedeng tumungtong doon sa lugar na ikaw ay na persona ng grata. It is the decision ng city council, ng gobyernong doon, kung ikaw ay tatanggapin o hindi. No? So, ilang bayan na mga kababayan, the domino keeps falling. No? Even though we have a 7,000 mahigit na islands, eh siguro yung iba naman dyan, inhabitant. Inhabited, hindi po na inhabit, ano yung hindi po natitirhan. Tulad na lang yung sa Alamino, sa 100 Islands, hindi naman lahat doon pwedeng tirahan yun. Eh. Tulad nung nasabi ko sa previous vlog ko. Pero, the saying that domino keeps falling, eh almost 13 na po na bayan ang nagsabi na may resolusyon sila sa kanilang city councils na ikaw ay persona ng grata. Ibig sabihin, unwelcome ka, hindi ka katanggap-tanggap doon sa lugar na yon. So, ito, tignan nyo listahan mga kababayan ha, 13 na ito. Pero I believe, dadami pa ito. No? Ilang bayan ba meron tayo? Ayun. No? City of Manila, Laguna, Cagayan de Oro, Bukidnon, General Santos City o General Santos City sa Mindanao ito, Cagayan de Oro, Mindanao din ito, correct me if I'm wrong ha. Bukidnon, I think doon din to, no? South Cotabato, aray ko po. Sama na. Florida Blanca, Pampanga. Dapat buong town na ng Pampanga eh, kasi napakasagradong Katoliko po diyan. Negros Occidental, Toboso, Nueva Ecija, Dinagat Islands, City of Cebu, aray ko po. Occidental Mindoro at Coron, Palawan. Kapapasok lang po ng Coron, Palawan. Ha? Ayan po, ang sabi dito, BM Palangka endorses Rezo citing Pura Luka as persona ng grata in Coron. O Vice Mayor Asian Palangka of Coron, Palawan has taken a firm stance against the recent actions of Amadeus Pagante. O yan, persona ng grata ka po. Sa Coron, Palawan. Naku, napakasakit niyan mga kababayan. Aside sa Coron, Palawan, mga kababayan, eh, dito pa po, no? Siya po ay nadimanda pa. Hindi ng gobyerno, hindi ni Megsubiri, hindi ng mga senators, kundi mga religious groups po ang nagdimanda sa kanya. O, eto po ha, babasahin natin ito sa ulat ng Manila Times, July 31. Ha? Ito po yung nagdemanda sa kanya. Sabi dito, church leaders file complaint versus Pura Luka Vega. Leaders of Christian churches under the umbrella group of Philippines for Jesus Movement, the JPM, filed a complaint on Monday before the QC prosecutor's office against drag queen Pura Luka Vega in connection with her performance of the Lord's Prayer that trended online. PGM President Bishop Leo Alconga, Pastor Romy Suela and Pastor Mars Rodriguez filed their complaints individually, representing the membership of the respective local churches who were offended by Amadeus Fernando Pagante, known as Pura Luka Vega. Yan. Vega was accused of violating Article 201 of the Revised Penal Code as well as Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Article 201 of the Revised Penal Code sanctions, quote, those who in theaters, fairs, cinematographs, or any other place exhibit indecent or immoral place, scenes, acts, or shows, whether live or in film, which are prescribed by virtue hereof, shall include those who offend any race or religion, or contrary to law, public order, morals and good customs, established policies, lawful orders, decrees and edicts. Additionally, Section 6 of the Cybercrime Prevention Act includes the conduct of a crime described in the Revised Penal Code if it is done by, through,
or with use of information and communication technology. O, yan po. Ito po yung sabi ng complainants. Quote, the drug performance of Pagante is not only terribly blasphemous, offensive, disrespectful, insulting, unacceptable, and outrageous to the Christian religion and belief. It also causes a devalued and negative image of the Lord Jesus Christ, which Christians hold in the highest veneration. O, yan po. Ito po yung hindi naintindihan ni Mr. Amadeus Pagante o si Pura Luka Vega. Huh? You blasphemy. You offended the Christian religion and belief. Eh bakit nagmamataas ka pa? Pwede ba sa mga kaibigan nito, paki-advise po siya, no? Na handa ka namang patawarin, mapagpatawad po ang mga Pilipino, mapagtanggap sila. Humble yourself. Meron ka ba nun? O talagang sadyang, ewan ko, mga kababayan. Sige, tanggapin mo na lang ang parusa sa'yo, no? Baka hindi lang itong maging parusa ng Diyos sa iyo kung naniniwala ka pa sa Diyos na kung saan yung inimitate mo ay isang Diyos. Yun po yung para sa akin. Eto po, may isa na naman pong grupo na nag-file ng kaso sa kanya. Recently lang ito. Kung yung isang ulat ay July 31st, eto po ay nung August 17. Eto po, Republic Asia, ha? Sa balita nila. Black Nazarene devotees file charges versus Pura Luka Vega. O yung mga Black Nazarene, naalala nyo dyan sa Quiapo, yung translation, correct me if I'm wrong, di ba? Napakasagrado po yan sa kanila. O kayo pong mga deboto, dyan po sa Black Nazarene na nandyan po nakatalaga sa Quiapo, hindi ba kayo mababastos? Tignan nyo na lang yung impersonation nitong si Amadeus Pagante, aka Pura Luka Vega. Di ba? Nakakabastos po eh. Ang tanging hinihiling lang natin ay magpakumbaba siya and say, I'm sorry po kung na-offend kayo. Hindi ko po ano yun. Hindi po yun ang intention ko. Ganun lang po sana. Kayo po mga kababayan, di ba? Mapagpatawad naman tayong mga Pilipino as long na sincere ang paghingi ng apology. Mahirap ba yun? Kung alam mo naman nagkamali ka, pero sa tingin po ni Pura Luka Vega, hindi po mali yung ginawa niya because sabi niya, drug is an art and you don't know me yet you judge me. Ha? Huh? Ganun ba? Do you think we are judging you because drug is art? No! Hindi kami judgmental. Huwag ganun! Di po ba, Dabar Cads? Oh, walang ganun! Hindi kami judgmental. Ang hinihingi lang namin ay na-open mo kami dahil sa action. Yung action na ginawa mo. Very offending po sa aming mga Kristiyano. O ngayon, naka-open ka. Nakasalag ka ng damdamin. Pero ikaw pa ang pabiktim. Walang ganun. Huwag ganun. Diba, Dabar Cads? O, eto po. Yung sinasabi ng mga deboto po ng mga Black Nazarene. They sued Pura Luka Vega on Thursday dito po sa Manila Prosecutor's Office over her controversial performance of a remix of Ama Namin. The Hijos del Nazareno Central filed a complaint for violation of Article 201 of the Revised Penal Code. Parang ganun din po sa penal ng mga Christian group. Oh, di po ba? Article 201 of the RPC penalized immoral doctrines, obscene publication and exhibition and indecent shows. The devotees said they were willing to withdraw the complaint as long as the drag queen apologized for her performance. Nako po, mga kababayan, mga kapwa Kristiyano, hindi po ito magpapakumbaba. Unless mismong Holy Spirit na ang mag-intervene. Pag sinabi ng Holy Spirit sa atin, patawarin natin siya. Anong gagawin natin? Patawarin na rin natin siya. As of now, patatawarin ko na po siya. Even though na ayaw niyang humingi ng tawad. Siguro humingi na siya ng tawad sa Diyos. O humingi na rin tayo ng tawad sa Diyos. No? Dahil sinasabi niya, judgmental tayo, even though na. Do you know us too? Diba?
Walang ganun. Huwag ganun. The barkads, di ba? O, ayan po. O ngayon, mga kababayan, dalawa na yung nagkaso sa kanya. O tayo, ako po, pinapatawad ko na sa kanyang pagiging arugante, sa kanyang pagiging blasphemous. Ha? Ano nga ba ang nangyayari sa isang tao kung siya ay idineklarang persona non grata sa isang lugar dito sa Pilipinas? Base sa 2020 legal opinion ng Department of the Interior and Local Government, ang persona non grata ay galing sa salitang Latin na nangangahulugang an unwelcome person o yung hindi daw katanggap-tanggap na tao. Okay, binabasa po natin ito sa balita. Ayan, tingnan nyo na lang, no? Ngayon. Ngunit pagdating umano sa domestic context dito sa Pilipinas, kapag naglabas ng resolusyon ang mga lokal na pamahalaan para ideklarang persona non grata ang isang tao, nagsisilbi lamang itong deklarasyon ng opinion o sentimiento ng lawmaking body hinggil sa naturang individual. Kaugnay nito, hindi nangangahulugang kapag persona non grata ng isang tao sa isang lungsod o probinsya dito sa Pilipinas, barred, meaning hindi na pwede, bawal ka na. Siya dapat nang paalisin o arestuhin kapag bumisita sa naturang lugar. Ha? Hindi po nangangahulugan na ikaw ay bawal na, hindi ka na pwedeng pumunta dito sa aming lugar. Hindi po ganun. Ang sabi lang po ng DILG is, it is the opinion and the sentiment of the lawmaking body doon sa lugar na yon pertaining to that individual na pinersona non grata nila. Meaning, makakatungtong ka pa rin dyan sa 13 bayan. Yun nga lang, unwelcome ka. Kahiya-hiya ka pag nakita ka ng mga nandoon na nakakakilala sa'yo. Ay, si ano to? Amadeus Pagante? Persona non grata. Eh, alam mo naman yung mga bata, lalo na makukulit yan, mapanukso yan. Persona non grata, hindi ka welcome dito. O, ganon. O, di ba nakakahiya yun? O, eh, kung makapal naman ang mukha ni Amadeus Pagante, okay lang sa kanya. Di po ba? Quote, while it is true, however, that a local sanggunian like you may pass resolution declare your sentiment at that will include declaring a certain person as person non grata, the same must be done within the bounds of law. Correct. That is, if such declaration is your way of expressing your sentiment, this is perfectly within your authority. Correct. Wala naman nagsasabi sa batas na, hoy, bawal kang mag-declare niyan, ha? O, kaya nga po nakakapag-declare ng persona non grata, eh. O tingnan nyo si II, saka si Direk Daryl Yap, di ba? Pinersona non grata ng QC. Naalala nyo yon, yung isa nilang, ano, parang short movie. Di po ba? O short act. Pero nakakatungtong pa rin si Daryl Yap. O, si II sa QC. Di ba? O, iba po yung unwelcome sa ban. Pag ban ka na, yung BAN, ay bawal ka na talaga. Hindi ka na papapasukin. O, eh, pero yung unwelcome, eh, pwede ka pa rin magpumilit. Pero yung ban, ulihin ka, tapong ka, balik ka doon sa pinanggalingan mo, di ba? Ha? Okay? So, yan po yan, no? Ayon sa artikulo, Article 3, Section 6 ng 1987 Constitution, ginagarantiya ng batas ang right to travel ng bawat tao. Maliban na lamang kapag lumabag ang isang individual sa interest ng national security, public safety, or public health. Sa makatuwid, kapag naideklara ng persona non grata si Pura sa ilang mga lugar o lalawigan dito sa Pilipinas, hindi siya maaaring direktang pigilan o arestuhin ng mga lokal na pamahalaan kapag pumasok siya sa kanilang teritoryo, maliban na lamang kung mayroong legal na batayan tulad na lamang kung mayroong warrant of arrest laban sa drug queen. Yon. Yun ang gagawin. Kaya nga, di ba, may nag-file ng 2 kaso. Pag yan nag-desisyon, ang korte na labasan siya ng warrant of arrest, kahit na saan, maski na hindi sa persona non grata, huhulihin siya. Pero pag yung persona non grata lang, walang warrant of arrest, he can still go travel because yun ang ina-afford sa'yo ng constitution. That is your basic right. Right to travel. O, disclaimer, hindi po ako attorney. Yun lang po yung pagkakaintindi ko sa binasa natin.
pwede pa rin siya doon. Unwelcome nga lang siya. Hindi po siya ban. Pag ban ka, wala. Yan, chupi. Hindi, citizen siya. Hindi naman siya pwedeng maban. Ang mga binaban natin, yung mga foreign alien na may nakamit na mga crimes sa ating bansa. Pero sa atin, Pilipino, sa Pilipinas kagagala, wala pa ako naririnig na naban eh. Persona ng grata. Oo, dinig ko si Ay-Ay, saka si Direk Daryl. Pasensya naman po sa inyong dalawa, di ba totoo naman? Oh, yun po, no, 13 bayan na ang nagpe-persona ng grata kay Amadeus Pagante, a.k.a. Puro Luka Vega. Buti na lang di siya umaawit ng "My name is Luka. I live on the second floor. I live up the stairs for you. So you won't see me anymore." Tingnan nyo yung kanta na yun, mga kababayan. Nakakalungkot. Ayan po. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.